Slaughter, maging challenge ko yun. Hindi pa uli, no? Pakiramdam ko nga para tayong dahil pinipila sa araw eh. Maganda yun ang kabila sa araw. Vitamin D! Pange. Natatandaan nyo pa ba si Bunil Balikit? Isang mahusay na malalaro ng PBA noong 1990s. Ating kilalanin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, simulan na natin. Si Bunil Balingit ay ipinanganak noong November 30, 1967. Siya ay may edad na 52. Isang Pilipinong artista at basketbolista. Siya ay may tangkad na 6'9". Si Balingit ay laking kapatagan Lanao del Norte. Nag-PBA draft siya noong 1992, round 2, pick 11 overall na selected ng Swift Mighty Mitis Hotdog. Naglaro siya mula 1992 hanggang 2002 at may posisyon na sentro. Noong 1992 at 1998, siya ay nasa kupunan ng Swift Mighty Mitis, Sunkist Orange Juicers at Pop Cola. At noong 1999 hanggang 2000, siya ay naglaro kasama ang San Juan Knights. Noong 2001 naman ay nakasama siya sa paglalaro ang Tanduayram Masters. At noong 2002, siya naman ay nasa Pure Foods TG Hot Dogs. Nakilala rin siya bilang The Gentle Giant, na isang deretiradong profesional na sentro ng PBA. Si Bunil ay naglaro para sa University of the Visayas at pagkatapos ay sumali sa Magnolia Ice Cream sa PBL. Naging pro siya noong 1992 at na-draft siya sa ikalawang pag-ikot at ikalabing isa sa pangkahalata ng Sweet Mighty Mitty Hot Dogs sa draft noong 1992 sa PBA. Ginugol ni Balingit ang lahat ng kanyang unang 7 taon ng PBA sa franchise ng RFM at hinawakan ng mga coach na sina Ying Giao, Derek Pumarin at Norman Black. Siya ay bahagi ng 4 na kampiyonato ng ball club mula 1992 hanggang 1995. At nanalo ng parangal sa pinakamahusay na manalaro noong 1985 sa PBA season. Si Balingit ay lumipat sa Metropolitan Basketball Association simula sa 1999 na panahon na naglaro para sa San Juan Knights. Bumalik siya sa PBA noong 2001. Naglaro siya para sa Tanduayram Masters at para sa Pure Food Stadium Hot Dogs sa kanyang panghuling karera sa paglalaro. Sa panahon ng kanyang paglalaro, naging parte rin siya sa pag-arte na lumabas sa mga sitcom ng TV at pelikulang komedya. At iyan ang maiksing kwento tungkol kay Balingit. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!